And kailangan yung tiisin, guys, no? You have to stay patient or be patient and maging consistent. Gagaan din yung pakiramdam nyo, guys. Ito, no, makaka-recover din kayo. Nakikita nyo ba, bubuhos yung pera, mga kapiksi, no? Yan. So, bubuhos yung pera, mga kapiksi, di ba? Napansin nyo ba? So, makaka-recover din kayo, guys. Basta maging consistent lang kayo. Take action. Kahit wala kayong nakikitang resulta, be positive. Kahit wala kayong nakikitang resulta, be positive. Kahit feeling nyo wala naman nangyayari, always stay positive, mga kapiksi. Hello guys, hello mga kapiksi. Welcome back to Pinay Pixie Taro. Ang pamagat ng episode natin for tonight is First Half Kapalaran ngayong September 1 to 15 para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. If in case hindi kayo nakaresonate dito, guys, try nyo panoorin yung video dun sa ating monthly taroscope for September. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Wow! Appreciation, mga kapiksi, no? Ugaliin nyo, guys, gawin yung habit, yung pag-appreciate ng lahat ng blessings na natatamasa nyo sa inyong buhay, kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki. If you're always appreciating all the blessings, and kapag grateful ka, guys, ibig sabihin ng grateful, thankful, no? Kapag palagi kayo nagpapasalamat, guys, sa lahat ng natatamasa nyo sa buhay, kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, lalong dadami yung blessings nyo, lalong papasok yung biyaya sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Parang ano yan, guys? Open sesame. Yan. Parang you're inviting the magic, you're inviting the blessings in your life kapag ina-appreciate nyo lahat ng nangyayari sa inyo. Okay? So, make sure na everyday, guys, nagpapasalamat kayo. Everyday, ilang beses kayong nagte-thank you, mga kapiksi. Alright, so ganun, guys. And then we have action in reverse, mga kapiksi. Ito, guys, no, ang nararamdaman ko dito is you've taken enough action sa buhay nyo. And ngayon, kumbaga parang, ano, parang yung mga kinilos mo dati, yung mga inaction mo dati, no, ngayon mo natatamasa or matatamasa yung mga bunga ng mga pagsisikap mo, no? So, ibig sabihin, hindi na pupunta sa wala, guys, yung mga pagsisikap nyo sa buhay, yung mga pagiging masipag nyo before, yung lahat ng action at kilos na ginawa nyo, ngayon nyo matatamasa yung mga bunga ng inyong mga pagsisikap, mga kapiksi. Kaya, importante talaga, guys, na you always take action kahit na sa simula, wala pa kayong nakikitang resulta. Kasi, hindi naman agad-agad yan, guys, no? Gusto agad kasi ng iba dyan, mabilisan, eh. Yung iba kasi dyan, masyadong atat, no? Hindi makapag-antay. When you take action, mga kapiksi, or kahit ano pa, when you're trying to manifest things in your life, hindi yan agad-agad, hindi yan instant. Kahit nga yung instant noodles, guys, hindi instant, eh. Diba? Kailangan nyo paglutuin, kailangan nyo pang mag-antay ng ilang minuto, no? Bago nyo makain. So, hindi rin siya instant. Kaya, mga kapiksi, no, matuto kayong mag-antay and you put in the effort, no? Ibig sabihin, mag-effort ka kahit wala ka nakikita, regardless of your circumstances. Keep on showing up for yourself, mga kapiksi, until such time na makita mo talaga yung resulta ng mga kaganapan na nais mong makita sa buhay mo. And in your case, guys, yan talaga, makikita mo na yung mga resulta ng mga action na ginawa mo, mga pagsisikap mo sa buhay, okay? So, just keep on doing the work, mga kapiksi. And eto, guys, envy in reverse. Maganda ito kasi ibig sabihin, nawawala na yung, kung kayo yung naiinggit, nawawala na yung mga inggit nyo sa ibang tao, and napapalitan ng appreciation, no? Napapalitan ng inspiration. And ganun din, kung kayo naman yung kinaiinggitan, mga kapiksi, ng ibang tao, nawawala na yung mga ganong klaseng energy, and bagkos, parang na-appreciate na nila kayo, and you're being an inspiration to them, so nagiging harmonious na yung relationship nyo with other people, guys. Syempre, maganda yun, kasi gusto talaga natin na palagi, no, na magkaroon ng harmonious na relationship talaga, guys, para
everybody happy tayo. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong September 1 to 15. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung updated promo natin ngayong September, guys, magbigay tayo ng 500 pesos na discount until September 30. So, i-avail nyo na yun, guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 30% discount naman yan until August 31. So, i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. And sobrang ganda din ng reading nyo, mga kapiksi, no? Virgo, guys, kayo ay nirepresent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Meron dito, guys, presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, you may be dealing with fire signs or pwedeng may fire element kayo sa inyong natal chart. Ito, guys, nakikita natin na ang daming pagsubok, no? Yung iba sa inyo, tiisin nyo na lang, mga kapiksi, konting ano na lang to, no? Konting tiis na lang. For some of you, guys, kailangan yung ano, no? Kasi yung iba sa inyo natatrap, no? Kaya pa ulit-ulit na nangyayari itong mga problema sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, parang natatrap kayo dun sa cycle. Ibig sabihin, paulit-ulit kayong nagre-react, paulit-ulit kayong naninega, paulit-ulit yung iniisip yung mga problema. And kapag paulit-ulit yung iniisip yan, guys, hindi talaga yan matatapos. Walang katapusan yan. Kasi react kayo ng react, no? The more na nagre-react kayo sa mga problema nyo, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito, bakit ganyan, the more na sinasabi nyo yun araw-araw, the more na pinapansin nyo yun araw-araw, the more na mapupush out siya sa inyong physical reality, mga kapiksi. Kaya nga meron dito appreciation, guys, no? Ibig sabihin, you have to convert this negative energy, negative thoughts and emotions into positivity, gratitude, mga kapiksi, para unti-unti kayong makawala dito. So, ibig sabihin, imbis na magreklamo kayo na bakit ganito, bakit ganyan, ang gawin nyo is thank you po kasi ganito, thank you po kasi ganyan, thank you po, nakaraos kami, for sure, one of these days magiging ma-okay din kami. Dapat ganun ang ginagawa nyo, i-shift nyo pa unti-unti, hindi yan instant, guys, no? You have to persist, you have to be consistent hanggang sa tuluyang gumaan yung pakiramdam nyo and tuluyan kayong makalagpas, no, dito sa mga pagsubok na to. Kasi ayan, no, kung makikita nyo, guys, yung image ng card, diba, nakatali ka eh, ito ka sa loob, no, tapos napapaligiran ka nito, ito'y kulungan, mga kapiksi, no, parang trapped ka, paulit-ulit ka dun sa cycle. So hanggang hindi mo napapalaya yung sarili mo dito, trap ka talaga dyan sa cycle na yan kasi paulit-ulit. And dahil dyan, bumibigat yung mga pasanin nyo. Tingnan nyo nga, oh, kuba-kuba na siya, no? Kasi ang dami-dami niyang pasanin. So, that's the best way, guys, para makalagpas kayo dyan sa mga pasanin na yan. You have to develop the habit of appreciation and gratitude, no? So, ipagpasalamat nyo yung mga bagay na meron kayo, mga kapiksi, para malampasan nyo itong cycle na to. And kailangan yung tiisin, guys, no? You have to stay patient or be patient and maging consistent. Gagaan din yung pakiramdam nyo, guys. Ito, no, makaka-recover din kayo. Nakikita nyo ba, bubuhos yung pera, mga kapiksi, no? Yan. So, bumubuhos yung pera, mga kapiksi, diba? Napansin nyo ba? So, makaka-recover din kayo, guys. Basta maging consistent lang kayo. Take action.
kahit wala kayong nakikitang resulta, be positive kahit wala kayong nakikitang resulta, be positive kahit feeling nyo wala naman nangyayari, always stay positive mga kapisi, kasi eventually yung positivity nyo today, it will be pushed out to you tomorrow, the next day, next month, sa future mga kapisi. Pero kailangan mo ng consistency, okay? So tuloy-tuloy lang guys, kasi talagang bubuhos yung kaperaan sa inyo mga kapiksi, and mga kabawi ka din, makaka-recover din kayo. Ayan o, this is the energy of blessings guys, no? Blessings, pagpapala, kaya nga dapat mag, tingnan nyo, nakikita nyo ba guys, maliwanag, di ba? May liwanag, may sikat ng araw, may liwanag mga kapiksi. Ibig sabihin yung attitude ng appreciation, yun yung magdadala sa inyo ng liwanag sa buhay. Yun yung magpapa-attract ng blessings sa buhay nyo mga kapiksi, okay? So always be grateful guys, always stay grateful, palagi magpasalamat sa mga blessings na meron kayo, no matter how big, no matter how small. Tipid-tipid muna, no? Nakikita natin, no? Tipid-tipid muna. Pero eventually, guys, magkakaroon din ng pagbabago. Ito yung mga changes. Nasa iyo, no? Nasa ikaw ang susi ng pagbabago mo, kapiksi. Again, kukunin ko na naman tong card na to. Ikaw ang susi ng pagbabago nitong mga magagandang pagbabago, nitong magagandang changes sa buhay mo. Basta matuto kang magpasalamat. Basta you're always grateful, okay? So, i-comment mo yan sa baba, guys. Anong bagay na pinagpapasalamat nyo? Comment nyo sa baba, guys. No, gusto ko mabasa. I'm always grateful for the gift of life. Always grateful for all the blessings. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki. Always grateful for my family being there. Always grateful for good health, diba? Always grateful for the roof on top of our heads, diba? Ibig sabihin, may bahay kayo, kumakain kayo, nakaraos kayo. Anong bagay na pinagpapasalamat mo? Comment down below, mga kapiksi, okay? So, you just have to be patient, guys, and be accountable. Be responsible for your own life. Ikaw ang susi ng kasaganaan. Ikaw ang susi ng pagbabago. At ikaw ang susi ng pagkakaroon ng blessings sa buhay mo. Kaginhawahan, in short, okay? So, ito guys, i-mind-mind nyo na yun, no? Sabi ko sa inyo, bubuhos talaga yung biyaya sa inyo, guys. Bubuhos ang biyaya sa inyo. Makinig lang kayo, guys, sa mga pampaswerte subliminals natin. Kung nahihirapan kayo para madagdagan, makatulong sa pag-reprogram ng inyong subconscious mind, okay? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. And huwag niyong kalimutan na makinig ng mga pampaswerte subliminals natin. Super effective, guys. Ito yung playlist lagay natin dito. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.